mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipapatupad ang mga batas nito magiging makatarungan sa bawat tao At itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President. Maraming salamat. Junior ng Barong Tagalog na dinisenyo ni Pepito Albert. Ang disenyo ng Barong Tagalog na hango mano sa uniforme ng militar na isinuot noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Kabilang sa mga personalidad na dumalo sa inaugurasyon ay ang mga miyembro ng Pamilya Marcos, kabilang ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos, ang kanilang mga anak, kabilang si Sandro Marcos, at ang mga kapatid ng Pangulo na sina Senator Amy Marcos at Irene Araneta. Naroon din sa inaugurasyon ang ina ng Pangulo na si dating Congresswoman Imelda Marcos. Dumalo rin sa event ang running mate ni President Marcos Jr. na si Vice President Sara Duterte. Bago ang kanyang inaugurasyon, pumunta muna si Pangulong Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacañang para makipagkita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na binigyan ng departure honors.
inaugurasyon, ang pambansang awit ng Pilipinas ay inawit ng Marcos election campaign supporters at actress na si Tony Gonzaga. Let us all rise for the Philippine National Anthem. Sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdiningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaw. Pagkatapos ng interfaith prayer, isang civil military parade na nagpapakita ng mga ari-arian at kakayahan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas at depensa ng bansa. Babalik na si President Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacañang para sa arrival honors. Pagkatapos nito, inaasahang pangungunahan niya ang mass oath-taking ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Ang bagong pangulo sa isang talumpati, umalingaw-ngaw sa kanyang mga slogan sa kampanya ng pagkakaisa, ay nangako na dadalhin ang bansa sa malayo sa kanyang pagbabantay sa mga patakarang nakikinabang sa bawat isa at nagpasalamat sa publiko sa paghahatid ng tinatawag niyang pinakamalaking mandato sa electoral na kasaysayan ng Pilipinas. In his inauguration speech, President Marcos Jr. said, "This is a historic moment for all of us. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit at all. I fully understand the gravity of responsibility put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task." Pinasalamatan din ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ina na ngayon ay 92-year-old at former First Lady Imelda Marcos na umaten sa kanyang seremonya. President Marcos Jr.'s book of healing divisions in the country promised to grow the economy, recover from the pandemic, and lead a more unified, prosperous country. Ipuri na rin ni President Marcos Jr. ang pamumuno ng kanyang yumaong ama, ngunit sinasabing, "I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty of readily available ways and means to get done what needs doing. I will get it done." Anong masasabi nyo, mga ka-amazing, sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo, Ferdinand Marcos Jr.? Hanggang dito na lang, mga ka-amazing. Hanggang sa susunod!